Last week lang po, Idol Raffy, lumapit sa atin sila Nanay Aurelia Montemayor, kung saan ito po yung teacher, yung kanyang anak na teacher sa isa sa Paranaque na nawawala. At kung saan dun sa CCTV, Idol Raffy, sinasabi ng nga kaanak na sumama nga daw po sa isang lalaki, sumakay ng motor. Nakita natin sa CCTV. Yes po. At sabi ng principal pa nga, minsan pumunta dun sa school, kasama yung isang lalaki at pinuna, may kasama kang lalaki. Sabi niya, boyfriend ko. Opo. Okay. Nawawala ngayon, ilang araw na pumunta rito yung mother, kung matatandaan ko pa, ni Amelia Rosario Montemayor, yung missing na teacher. Flashback muna, sige. Yes po. Si Ma'am Amelia Rosario, ito po yung nawawala. Opo, sir. Yung last na nakita po sa CCTV ata, sumasakay sa motor. Yung lalaki po nakaputi, pabalik-balik po siya dyan. Pagbalik po niya, Idol Raffy, nakaakbay na po siya doon kay Teacher Amelia. At sumakay po ng motor. Namumukhaan ko po talaga, pati yung picture. Okay, so yung lalaki na doon namumukhaan nyo talaga. Opo. Yung po yung dating landlord. Opo, lakasan ko na lang po loob ko. Opo. Siya yun. Sige, ma'am at sir, by next week po, tatawag ulit tayo to hopefully meron na po tayong bagong opo. Development. Salamat po, sir. Opo, sige po. Nay, magandang hapon po, Nay. Magandang hapon po, sir. Nay, ano po yung good news sa atin, Nay? Sir, nakita na po namin si Amelia po, kasama na po namin dito sa bahay. Umuwi na po kami ng Pangasinan po, sir. Oh, ano pong nangyari, Nay? Kailan po umuwi? Ano po, nung Sabado ng gabi, Linggo po ng gabi, sir. Umuwi po ng bahay? Pinuntahan po namin doon sa sinabi ng Rodolfo na kung saan po siya makikita po, sir, matatagpuan na lugar. Okay, saan po siya? Natagpuan? Doon po sa Dasmariñas, Cavite po, sir. Ano meron doon? Kaibigan? Hindi po, doon si Amelia po, lumapit daw po kay Rodolfo na ihanapan daw po ng boarding house yung gustong mapag-isa po daw. So, sino po yung sa motor na sinakyan niya? Yun ba si Rodolfo? Hindi po. Mali po siya. Hindi po. Ah, hindi po yung sa... Hindi siya yung nasa motor? Opo. Ang importante, ma'am, nandiyan na ngayon? Opo, opo. Sa bahay ninyo? Opo. So, solved na po yan, ha? Case closed na tayo? Opo. Pwede makausap, ma'am, si anak nyo, si Ma'am Amelia, kung okay lang? Magbibigay lang po ko ng konting advice. Advice ko lang sana, kayo mga anak, kapag sa tingin nyo po kayo ay mawawala na matagal, wala nang problema kung kayo mag-outing. Kung kayo po ay mag-date sa inyong boyfriend o kayo po ay mag-sleep over kayo, pajama party sa inyong mga barkada, no problem with that. Pero magpaalam po kayo sa mga magulang ninyo o sa mga kamag-anak para alam ko nasaan kayo, para sa kabutihan nyo to, para in case na may nangyari sa inyo na hindi maganda, alam na agad ng mga kamag-anak nyo kung saan kayo hanapin, kung ano mga impormasyon ibigay sa mga kinaukulan na nag-imbestiga na inyong pagkakawala. O na inyong, dahil kayo nawala, saglit o pumunta kung saan man, you have to inform somebody. Huwag yung basta na lamang kayo aalis at wala kayo sinasabihan, naglaho na parang bula. Mali yun, masakit yun para sa mga magulang. Because I myself is a parent. Nay, nandiyan na ba si Ma'am Amelia? Naririnig po kayo, sir. Naririnig po kayo. Ah, sige, kung kaya niya magsalita, naiintindihan ko po yan. Importante, nandiyan siya at sana pakinggan niya yung payo ko. At ito po, hindi lamang kay Miss Amelia Rosario Montemayor, kundi sa lahat ng mga anak, special sa mga kabataan. Please, kapag alam niyo po kayo ay mawawala ng medyo matagal, magpasabi kayo, kung naiya kayo magsabi sa inyong mga magulang, magsabi kayo sa mga close friend ninyo, close relative, yung mga pagkatiwalaan niyo sa tingin niyo na pwedeng maintindihan kayo. Magpasabi kayo doon para at least something happens, alam, merong nakakalam isang tao na yung impormasyon na ibinigay niyo sa kanila, ibabato sa mga otoridad. Ganun lang yung kasimple. Especially ito si ma'am, teacher siya. Well, siguro nakalimutan niya, nakaligtaan niya at na-overwhelm na siya sa mga pangyayari, situation. And we can understand that. Pero meron pa naman next time na huwag na sana maulit. Sinasabi ni nanay, medyo tulala pa si ma'am. Okay, siguro. Nagulat siya dahil na... Gusto daw po kasi mapag-isa nung anak. Maybe they have a problem that they have to solve. Well, then that's a different story. And hindi natin manghimasok dyan. Unless kung mismo si teacher ang lalapit sa atin. Sige, ang sumundo ay si Police Staff Sergeant Napoleon Malyari Jr. Paranaque PNP. Astig to. Staff Sergeant Napoleon Malyari. Sir, magandang hapon po, Sarge.
Hello sir, magandang hapon po sir. Una Sarge, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at the same time sumasaludo po sa inyo sa inyong mabilisang aksyon, sa inyo pong ginawa dito sa kaso at it led to this case being solved. Thank you po Sarge. Sarge, pakikwento sa amin paano po nasundo itong si Miss Amelia Rosario. Sarge. Yes sir. Sir, bali po sa mga marami po kami person of interest na iniimbestigan po, isa na nga po yung sir, yung nakita po sa motorsiklo na na in-identify, sabi naman ng pamilya na si Amelia nga po yun. Pero sir, hindi pa rin po kami tumigil sa pag-imbestiga. Tinukoy pa rin namin yung mga other person of interest. Dahil nga po sa, yun nga po, yung isa sa po person of interest po ay na-alarma. Siguro po dahil na rin po sa programa nyo, Sir Rapitol po, na na-broadcast yung si na yung pagkawala ni Mama Amelia, eh nagbigay po ng impormasyon itong one of the person of interest namin na nung una po ayaw niya pong sabihin kung nasaan, pero pinili po namin yung kapatid sir na nagbibigay na impormasyon doon sa kapatid na puntahan na lang sir sa pinagtatrabahoan itong taong nagbibigay ng impormasyon. Ngayon nga po sir, yun nga po na tukoy namin yung tao na puntahan namin. Ayun na po, doon na po siya napilitan na tamaan kami sir kung saan po yung location ni Mama Amelia po. Nagplano kami paano magkikita doon po sa may Palapala, Das Marinas, Cavite, sa may 7-Eleven po. Doon po sila nagkita sir. Tapos nung nag-uusap na sila, doon na po kami lumapit at pinaliwanag po kay Mama Amelia na recorded siya na missing person sa amin at kailangan niya sumama sa amin at i-turn over sa kanyang pamilya po. Wow! Yun po sir. Sarge! Alam mo, irerekomenda kita sa PNP Training School na ikaw ay maging isa sa mga resource person, isa sa mga professor. You're very good. You're very, very good. Magandang ginawa mo. Alam na alam ni Sarge yung kanyang trabaho. Ang galing mo, Sarge. Hindi po, hindi kita binabola, Sarge. Ang galing niyo po. Galing yes, niyo. Sir po, may mga advice din po, sir, yung mga chief of office namin, sir, sa mga lakad namin, sir. Yun ang maganda kay Sarge, hindi niya inaako. Siyempre, kailangan sabihin si boss, kahit na walang ginawa. Si boss, humble to si Sarge, eh, promise. Siya talaga yun eh. Siyempre sabihin niya, may ginawa niya yung boss namin. Dahil kundi sabihin ni boss, psst, hoy, di mo ako sinama niya. Totoo yan. Salamat na lang doon sa boss ni Sargento Napoleon Mayari. Thank you po Sarge, ha? Mabuhay kayo Sarge. Yes sir po, mabuhay rin po ang programa niyo. Hindi po Sarge, one of these days Sarge, irerekomenda ko kayo, bigyan niyo po sa amin yung inyong resume. Totoo to. Magaling siya eh. Alam niya yung ginagawa niya. Ang bilis eh, oh. Yes po. Step by step yung kanyang ginawa pag-imbestiga hanggang sa makaho niya at nasundan yung person of interest. Boom, at nandoon na nga itong si Ma'am Amelia at nilapitan niya, hinahanap ka na nanay mo. Oh, sumama ka sa amin. Ang galing. Di ba? Oh, pwede ko to i-recommenda. Na, sir, baka pwede ma-promote ito. Sir, pwede yung gamitin instructor to. Di ba? Sa training school ng PNP. Magaling siya sa investigation. Mabuhay ka, Sargento Napoleon Mayari Jr., sir. Thank you po, sir. Yes, po, sir. Alam mo, sir, yes, dapat ikaw maging chief of police doon sa Palawan, sa Puerto. Diba yung sa Puerto, pinaikot-ikot. Oh, pwede na to. Sargento, kaya lang malayo-layo. Sargento, dadaan pa siya sa Master Sergeant, Second Lieutenant, First Lieutenant, Captain, Major, Lieutenant Colonel. Colonel, malayo-layo pa. Pero malay mo, ilang taon na ako kay servisyo, Sarge? 15 years in the service na po, sir. Nag-aaral po kayo? Yung master's ko po, sir, hindi po natatapos, sir. Tapusin niyo po, Sarge, kasi that's the only way na para po kayo ay maging opisyal. Tapusin niyo po yan, Sarge. If there's anything I can do to help, I will help. Kasi po, sayang yung mga talent tulad ninyo, yung talent ng mga tulad ninyo, kung hindi natin ma-maximize at magamit. Tapusin niyo pag-aaral niyo, kapag nakapagtapos kayo ng pag-aaral niyo, para yung masteral niyo, para ikaw ay maging lubusang opisyal, and I will help you, okay? Yes, sir. Thank you po, sir. Thank you, Sarge. Mabuhay kayo, Sarge. Yes, po, sir. Salamat po, sir. Yan yung mga pulis. Inaalagaan natin to. Asset to ng PNP. Magaling. Magaling. Mm-hmm. Sana lahat ng pulis katulad niya. Nanay Aurelia. Po, sir. Okay, so solve na po. Nay, alam ko, sabi naman netizen, parang hindi rin ko kayo makapagsalita, para meron daw kayong kinikimkim or whatever. Well, that's none of our business anymore. Maliban na lamang po, kung kayo po mismo kukusang lalapit dito at yung anak nyo para humingi ng tulong, kung ano man tulong yun, ibibigay namin kung kaya namin. Unless without that,
then tatahimik na po kami. Ah, ma'am, meron kayong gusto sabihin? Ano po, sir? Gusto ko pong masabi niyo po sa ano, mapalinis po yung pangalan ni Sir Villafranca, sir. Wala raw kinalaman si Mr. Villafranca, yung dating landlord na nabanggit dito ni Nanay Aurelia at ng kanyang ng kapatid. Opo. Ni Miss Amelia. 'Di ba? Yung pumunta dito yung nanay ni Teacher Amelia. Opo. Pati yung kapatid niya at nabanggit yung pangalan ni Mr. Villafranca, yung dating landlord. Opo. Ilang beses nabanggit 'yon. So ngayon, kiniklear nila na walang kinalaman si Mr. Villafranca. Tama, Nay? Opo. Opo. Okay na, that's good enough. Okay, ulitin ko one more time. Wala raw kinalaman po si Mr. Villafranca sa pagkawala ni Ma'am Amelia Rosario Montemayor dahil nabanggit yung kanyang pangalan dito ni Nanay Aurelia at ng kapatid ni Teacher Amelia. Kalimutan nyo, dahil kalimutan mo yung nabanggit nila ninyo dahil walang kinalaman siya itong si Mr. Villafranca. Okay, Nay, thank you, Nay. Salamat po, sir. Maraming salamat po, sir. Salamat po, Nay, sa inyong tiwala. Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon din po, sir. Po, maraming salamat po, sir. Opo, Nay. Okay. So with that, masasabi natin, case closed. Case closed, idol.